Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong madaling araw ng September 14, 2022, isang kagawad at security guard ang pinuntahan ang madilim na bahagi ng kalsadang ito sa barangay Kalumpang sa istansya dahil sila ay nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Nang sila ay makarating, nakita nila ang isang puting sasakyan na nahulog sa kanal. Sa labas nito ay nakita nila ang isang lalaki na hindi na gumagalaw at tila nagtangka pa itong tumakbo para mabuhay. Nang buksan nila ang SUV ay doon nila nakita na hindi lamang pala isa ang biktima. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay gumulat sa isa sa mga maliliit na barangay sa Iloilo. Ito ang tinaguriang Estancia Massacre. Ever since I left the city, sa Instagram post na ito ay makikita ang masaya magkakaibigan na ine-enjoy ang kanilang pagbabakasyon sa Bali, Indonesia. Ito si Chrysler Floyd Fernandez. Sa kaliwang bahagi naman ay si JP Bosque at sa gitna ay ang nobya nito na si Veronica Dizon o mas kilala bilang Nika. Silang tatlo ay matatawag mong matagumpay at mga madiskarteng tao sa buhay. Si JP ay pinanganak noong January 22, 1995. Siya ay merong isang kapatid at ang kanilang pamilya ay nakatira sa Lopez Haina Sur, Lapus, Iloilo City. Nang makatapos siya ng high school sa Colegio de San Jose, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa John B. Laxon Foundation Maritime University at doon siya nakakuha ng kanyang degree sa Tourism Management. Kung titingnan mo ang kanyang social media account, mailalarawan mo na hindi siya ordinaryong university graduate. Dahil sa murang edad ay nakapagbukas na agad siya ng sarili niyang negosyo na tinawag niyang MLKT na abbreviation ng inumin ni milk tea. Kasunod ng tagumpay ng MLKT ay nag-venture out siya sa ibang klase ng inumin at tinawag niya itong copy. Ang masa ay tinangkilig ang kanyang negosyo at wala pang dalawang taon, meron na agad siyang limang branches. Makikita mo sa litratong ito na isa rin siyang breeder. Bukod doon ay hinirang din siyang Mr. Grand ng Iloilo City. Ang iba niyang mga posts sa social media ay hindi lamang nakafocus sa kanyang coffee at milk tea business, pero pinasok niya rin ang ibang mga paraan para magkaroon ng ibang source of income. Kasama ang kanyang long-term girlfriend na si Veronica Dizon ay pinatakbo at pinaligo nila ang mga ito. Sa post naman na ito noong early September 2022 ay makikita na suot-suot ni Veronica ang isang engagement ring na indikasyon na ang dalawa ay engaged na. Hindi lamang puro trabaho si JP dahil kapag may pagkakataon ay bumabiyahe siya sa ibang bansa para magbakasyon at kalimitan ay kasama niya ang kanyang fiance. Hindi nabanggit sa mga ulat kung paano nagkakilala si JP at Floyd, pero maaari lamang tayong mag-speculate na maaaring ang pagiging business-minded nila ang naging dahilan kung bakit nag-click ang kanilang samahan. O maaari namang nagkakilala sila sa school. Pero ano pa man ang dahilan, malimit magkasama ang dalawa. Ang buong pangalan ni Floyd ay Chrysler Floyd Fernandez at katulad ni JP, siya ay isa rin negosyante. Lumipat siya sa London para makakuha ng bagong experience at mas magandang oportunidad. Siya ay nakagraduate at may degree sa marketing and business. May ulat din na siya ay isang trader. Base sa kanyang LinkedIn profile, si Floyd ay co-owner ng restaurant na Sneaker Bar na makikita sa England. Katulad ni JP ay kung titingnan mo ang kanyang social media account, hindi lamang siya isang entrepreneur o negosyante. Pero sinisigurado niya na siya ay mamumuhay sa kasabihang work-life balance. Ang kanyang mga litrato ay patunay na nakarating na siya sa iba't ibang bansa. Laman ng comment section ang papuri sa kanilang mga litrato, pero magbabago ang lahat sa September 14, 2022. Sa halip na papuri, ito ay napalitan ng mga pakikiramay. Dahil si JP,
Floyd at isa pa nilang kaibigan si Mark Clarence Libaw ay matatagpuan ng wala ng buhay sa estansya. Dito sa lugar na ito nakita ang puting SUV na sinakyan ni JP. Ang lugar na ito ay mukhang tahimik pero noong hating gabi ng September 14, 2022, ang mga tao na naninirahan malapit sa bahaging ito ay inalertuhan ang mga otoridad dahil sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig. Pagkatanggap ng mga otoridad ng report, ang estansya pulis ay agad pinuntahan ang lugar. Kahit madilim ay hindi naman sila nahirapan na makita ang isang puting SUV. Ito ay nakatagilid at nahulog sa kanal. Hindi pa nila nalalapitan ang sasakyan ay agad nilang nakita ang katawan ni Floyd sa labas nito. Ito ay hindi na gumagalaw pero sa posisyon ng katawan nito ay tila nagtangka pa itong tumakbo palayo sa SUV. Nang nabuksan nila ang sasakyan ay doon nila nakita sina Mark Clarence at JP na hindi na rin nagalaw. Lahat ng mga ito ay may tama ng baril. Sa pagbabaka sakaling ang mga ito ay maligtas pa, isinugod ng mga otoridad ang mga ito sa Jesus Colmenares District Hospital. Pero hindi na na-revive ang magkakaibigan dahil sila ay idiniklarang dead on arrival. Ipinroseso ng SOCO ang crime scene at nakuha nila ang 5 basyon ng caliber 45 pistol, 2 deformed na slug ng 9mm pistol at 14 na bala ng 9mm pistol at magazine. Pero ang ipinagtaka at nakatawag sa kanilang pansin ay kahit napakarami nilang na-recover ng mga basyon ng baril, ay wala silang mga butas na nakita sa loob ng sasakyan. Na-recover din ng mga ito ang isang baril na nasa dashboard ng SUV na isang 9mm pistol na pinaniniwalaan kay JP. Na-recover din nila ang mga cellphones ng biktima. Sa kalagitnaan ng pagproseso nila ng pinangyarihan, ay natuklasan nila na hindi lamang 3 ang sakay ng SUV. Bukod kay JP, Floyd at Mark Clarence, ay kasama rin nila sa sasakyan ang kaibigan nila na si Jevron Paruhinog na nagmaneho ng SUV. Ito'y humarap sa mga otoridad at kahit ito ay puno ng putik, ay himala itong nakaligtas. Sa interview ng mga investigador sa kanya ay sinabi nito na silang 4 na magkakaibigan ay galing sa kanyang bahay sa Barangay Kalumpang Estansya at meron silang dalang 7.5 million pesos na cash. Di umano'y noong gabi na yon ay humiram sa kanya si JP ng ilang milyong piso at nagkasundo din silang lahat na ipagbenta na ang kanilang fishing boat. Ang di umano'ng pera na makukuha ni JP sa pinagbentahan ay gagamitin ng binata para bayaran ang isang lalaki na pinagkakautangan ito. Pagkaalis nila sa kanyang bahay ay binaybay nila ang bahaging ito. Ayon kay Paruhinog ay di umano'y may 2 lalaki nang naghihintay sa kanila sa gilid ng kalsada. At sinabihan siya ni JP na kilala niya di umano ang mga lalaki kaya itinigil niya ang sasakyan. Isa sa mga ito ang kinumpronta sa JP at sa kalagitnaan ng pagtatalo ay bigla na lamang di umanong humugot ng baril ang lalaki at pinaputokan ito si JP. Sunod itong pinaputokan si Mark Clarence habang si Floyd ay sinubukan pang tumakbo pero sa kasamaang palad ay nadapa ito kaya nabaril din ito ng suspect. Sinabi niya na kaya siya ay nakaligtas ay noong nagsimula na ang pamamaril ay idiniretso niya ang SUV sa kanal at mabilis siyang lumabas sa sasakyan. Ang nabanggit naman niyang 7.5 million pesos ay hindi na nakita ng mga otoridad. Ang kanyang katawan ay siniyasat ng mga investigador at nang wala silang nakitang anumang sugat, ay idiniretso nila si Paruhinog sa police station para sa kanilang mga karagdagang katanungan. Ito ay idinaan nila sa paraffin test pero negatibo ang resulta. Para sa mga hindi pamilyar, ang paraffin test ay isang chemical analysis na ginagawa ng mga investigador para malaman kung nagpaputok ng baril ang isang tao. Nang nakarating ang nangyari sa mga kapamilya ng 3 biktima ay agad silang sumugod sa presinto. Doon ay hinarap nila ang kumpulan ng mga reporters na naghihintay na magbigay sila ng kanilang mga statements. Matipid sa kanyang mga sagot ang ina ni JP. Bukod sa itinanggi niya na ito ay may utang kay Paruhinog, ay makikita na ayaw niyang sagutin ang mga tanong ng mga reporters dahil maaaring na-o-overwhelm siya sa nangyari sa kanyang anak. Ang tiyahi naman ni Mark Clarence ay mangyayak-ngiyak na sinabi na kakagraduate pa lamang ng kanyang pamangkin at hindi siya makapaniwala na may kayang pumatay dito.
Bago matapos ang araw na yon, ang fiancé ni JP na si Veronica ay nag-post sa kanyang Facebook. Nagpasalamat siya sa mga tao na sumusuporta sa kanila. Nakiusap din siya sa publiko na huwag paniwalaan ang lahat ng mga lumalabas sa social media dahil hindi pa tapos ang investigasyon. Nilinaw din niya na ang pera na dala ni JP noong gabi na yon ay pera na pinaghirapan nilang ipunin. Ibig sabihin ay nagpatotoo siya na hindi pumunta si JP sa bahay ni Paruhinog para mangutang. Bukod sa salaysay niyang yun ay nalaman din ng publiko na bukod sa walang utang si JP ay sinabi niya na si Paruhinog ang talagang may utang sa kanyang fiance na nagkakahalaga ng 7 million pesos. At may utang din itong 3 million pesos kay Floyd. Itinalaga ni Police Brigadier General Leo Francisco ang ilan sa mga magagaling niyang mga tao mula sa Regional Police Headquarters para tulungan ang Estancia Police sa investigasyon para mahuli ang salarin o mga salarin. Sa kanyang press statement, sinabi ni Francisco na ayaw niyang madaliin ang investigasyon dahil gusto niya ng quality investigation. Ang mayor ng Iloilo na si Mayor Jerry Treñas ay nanawagan din sa mga otoridad na ayusin ang investigasyon at nag-alok din siya ng 50,000 pesos na reward para sa mga taong makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyari. Si Congressman Julian Baronda naman ay nanawagan sa PNP at iba pang mga law enforcement agencies na huwag hayaan na maging cold case ang nangyari sa mga biktima. Noong September 20, 2022, binuo ang Task Force Palibosfer at sa pangunguna ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. ay ibinahagi nila sa publiko na meron na silang tatlong posibleng motibo sa nangyaring pagpatay sa tatlong negosyante. Ang una ay ang anggulo ng pagnanakaw dahil sa dala ng mga ito ang 7.5 million cash. Ang pangalawa ay natuklasan ng mga otoridad na mahilig di umano si JP sa online sabong at maaaring ang pumatay dito ay isa sa mga tao na pinagkakautangan niya. Tinitingnan din nila ang sinabi ni Paruhinog na si JP ay nagbabayad ng babae sa online dating at yun ang dahilan kung bakit ito ay di umanong nagkautang sa kanya na umabot ng 1.5 million pesos. Ang pangatlo ay maaaring ang gumawa nito ay kilala ng mga biktima at ang salarin ay maaaring may inggit o sama ng loob kay JP dahil base sa sinabi ni Paruhinog, pinatigil nito ang sasakyan para kausapin ang lalaki. Sa press conference na kanilang ginawa ay ibinahagi din nila na ang puting SUV na ginamit ang magkakaibigan ay pagmamay-ari ni JP. Pero ang nagmamaneho nito noong nangyari ang krimen ay si Paruhinog. Idinagdag nila na hindi di umano kilala ni Paruhinog ang lalaki pero nagawa nitong mailarawan ang isa sa mga sospek at iyon ang dahilan kung bakit sila nakabuo ng facial composite sketch. Pero tila hindi inalabas ng PNP sa publiko ang sinasabi nilang facial composite sketch dahil wala akong makita. Nag-message ako sa mismong Facebook page ng Estancia Police. Pero nang wala akong makita sa kanilang mga photos at albums, minabuti kong kontakin na rin ang mismong Iloilo Police Provincial Office na mas malawak ang saklaw. As of this recording ay wala pa silang reply pero kung mag-reply man sila ng facial composite sketch ng sinasabing suspect ni Paruhinog ay ibabahagi ko ito sa inyo. Idinagdag din ng mga investigador na ang dashcam at cellphones ng mga biktima ay sinusuri na ng Regional Anti-Cybercrime Unit at naghihintay pa sila ng resulta. Nanawagan din sila sa mga tao na may CCTV na makipagtulungan sa kanila kung nahagip ng kamera ang di umanong mga sospek na sakay ng motor. Pagkatapos ng press conference na yon ay hindi napigilan ni Veronica na magbigay ng kanyang opinyon. Sinabi niya na hindi si JP ang may utang dahil si Paruhinog talaga ang may utang sa kanyang fiance. Isang linggo pagkatapos ng press release, naiulat ng Bombo Radyo na wala pala sa kamay ng mga investigador ang cellphone ng tanging survivor na si Paruhino. Nang ma-interview ng mga reporter si Master Sergeant Lindero, ay ibinahagi niya na binigyan nila ang kampo ni Paruhino ng deadline para kusa nitong ibigay ang kanyang cellphone. Pero ang kanilang pakiusap at palugit ay hindi naman gumana sa kampo nito dahil hindi niya ibinigay ang kanyang cellphone.
Hindi na rin nila ito basta-basta ang maiimbitahan na pumunta sa presinto para questionin ulit dahil lagi nitong kasama ang kanyang abogado. Sa interview noong katapusan ng September 2022, sinabi ng mga investigador na maaari silang humingi ng cyber warrant para makita nila ang files, mga mensahe at anumang impormasyon na nasa cellphone ni Paruhinog dahil naniniwala sila na yun ay maaaring makatulong sa kanilang investigasyon. Noong September 25, 2022, naunang maihatid sa kanyang huling himlayan ang 24 na taong gulang na si Mark Clarence. Kahit umuulan ay dumalo ang kanyang mga dating kaklase at mga kaibigan para magbigay ng suporta sa kanyang pamilya. Ito naman ang libing ni JP at makikita si Mrs. Bosque na emosyonal sa sinapit na kanyang anak na nagsisimula pa lamang gumawa ng kanyang sariling pangalan bilang isa sa pinakabatang matagumpay na negosyante sa Iloilo. Noong October 4 naman ay nagtipon-tipon ang mga mahal sa buhay ni Floyd sa St. Anthony Padua Parish bago nila ito maihatid sa huli nitong himlayan. Mas lalo namang dumami pa mga katanungan sa kaso noong lumabas ang resulta ng autopsy report ng mga biktima. Base sa medical legal officer na si Dr. Owen, si JP ay nakatanggap ng 3 tama ng baril. Ito ay tumama sa kanyang kanang pisngi, dibdib at malapit sa kanang bahagi ng kanyang balikat. Bukod doon ay meron din itong mga pasa sa gitnang parte ng kanyang dibdib at kaliwang bahagi ng binti nito. Kung siya ang tatanungin, ayon kay Dr. Owen, ang bumaril kay JP ay mas mataas ang posisyon base sa trajectory ng balilang baril na tumama sa katawan nito. Si Mark Clarence naman ay binaril din ng 3 beses at tumama ang mga ito sa kanyang kanang pisngi, dibdib at kanang braso. May pasa din ang binata sa kanyang noo at black eyes sa kanyang mga mata. Lalong naghinala ang mga otoridad kay Paruhinog dahil kung matatandaan mo, sinabi niya na 2 lalaki ang bumaril sa mga biktima. Pero ang hindi maintindihan ng mga otoridad ay bakit may mga pasa ang mga ito at isa sa kanila ay may black eye pa. Pagkatapos may release ang autopsy report, ang itinuturing nilang witness noong una ay naging person of interest na. Tiningnan ng mga otoridad ang angulo na ang mga biktima ay hindi talaga pinatay sa loob ng sasakyan at maaaring ang natatnan nilang kondisyon ng mga ito sa loob ng SUV ay maaaring setup lamang. Ito ang mga litratong kuha noong October 4, 2022 at makikita na ang mga investigador ay dinayo ang bahay ng tanging survivor na si Paruhinog at ang negosyo nitong ice plant. Doon ay nagsagawa ang mga investigador ng tinatawag nilang luminal test. Kung matagal ka na sa channel ko ay pamilyar ka na kung para saan yan. Pero kung bago ka at hindi ka pamilyar, sa luminal test ay gumagamit ang mga eksperto ng kemikal na tinatawag na luminol at kung magliwanag ito ay indikasyon yun na may dugo sa lugar na hindi nakikita ng mata ng mga tao. Ang publiko ay pigil hininga sa pag-antabay sa ginagawa ng mga otoridad pero sa kanilang dismaya ay nagnegatibo ang test. Dahil sa pressure mula sa publiko at pamilya ng 3 biktima, halos 1 buwan pagkatapos ng nangyari, si Brigadier General Leo Francisco na pinuno ng lahat ng mga kapulisan sa probinsya ng Iloilo ay hindi naging masaya sa bagal ng investigasyon. Sa interview sa kanya no October 14, 2022, ibinahagi niya na pumunta siya sa Estancia Police Station para personal na tingnan ang progress na ginagawa ng task force na inatasan niya. Pero katulad ng sa loobi ng kapamilya ng mga biktima, ay nadismaya siya dahil walang update ang chief of police doon at lagi nitong sinasabi na hinihintay pa nito ang resulta ng investigasyon ng Task Force Group Palibosfer. Nang makausap naman niya ang nasabing task force, itinuro siya ng mga ito sa Iloilo Police Provincial Office. Ang pagtuturoan sa loob ng kanilang hanay at mabagal na investigasyon sa kaso ang naging dahilan kung bakit sinibak ni Brigadier General Francisco ang Chief of Police ng Estansya.
Siya ang humarap sa mga reporters para ipaalam sa publiko na ang loob ng SUV ay sinisiyasat na ng Integrated Ballistic Information System para ma-identify kung meron ba silang record ng taong posibleng may-ari ng baril na ginamit sa pagpatay. Habang inaayos ng bagong upong chief of police sa istansya ang kalituhan sa investigasyon, ang initial na reward naman ni 50,000 pesos ay naging 80,000 pesos dahil dinagdagan nito ng mayor ng Iloilo. Ang governor naman ay hindi nagbigay ng reward pero ito ay nanawagan sa ibang mga ahensya na tumulong sa investigasyon. Pagkatapos noon, ang NBI Central Office sa Maynila ay nagpadala ng mga ahente sa Iloilo para magkaroon ng isang parallel investigation. Pero lalo itong nagpahirap sa PNP dahil ayon sa ulat ay hindi ibinahagi ng NBI sa kanila ang mga judicial affidavits ng ama at fiance ni JP na maaaring makatulong sa kanila. Noong October 10, ang task force ay nagkaroon ng reenactment at ayon sa medical legal officer ni si Dr. Owen, ang di umanong layunin ng kanilang ginagawa ay para mapagtagpi-tagpi ang lahat ng mga impormasyon mula sa salaysay ng kagawad, ni Parohinog at ng security guard. Natapos ang kanilang ginawa ng 2 oras pero ayon sa ulat ay wala namang bagong natuklasan sa reenactment dahil ang tanging nalaman nila ay hindi maipaliwanag ng tanging survivor kung bakit may mga pasa ang katawan ng mga biktima. Pero kahit may duda ang PNP, hindi sila makakita ng ebidensya na magtuturo na ito nga ang mastermind. Ayon sa sumuri ng dashcam sa loob ng sasakyan, ay hindi pala ito gumagana noong nangyari ang krimen. At kahit ang mga impormasyon sa cellphone ay hindi rin nakatulong. 2 buwan pagkatapos ng pagpatay kina JP, Floyd at Mark, kahit pinagsama ang puwersa ng NBI at PNP, ay wala pa rin silang nakasuhan sa nangyari. Ang bagong chief of police ay nangako na kahit ang tingin ng publiko ay mabagal silang mag-imbestiga, ay pinagdiinan niya na ang trabaho na ginagawa nila ay isang quality investigation. Sinabi rin niya na ayaw nilang magsampar ang kaso at pagkatapos ay maibabasura lamang ito dahil sa hina ng ebidensya. Sa ulat ay personal nitong kinausap ang pamilya ng mga biktima at pumunta din ito sa NBI Western Visayas office para humingi ng kopya ng affidavit ng ama at fiance ni JP. Pero wala rin nangyari sa kanyang pagpunta sa opisina ng NBI dahil tumanggi ang mga itong bigyan siya ng kopya ng judicial affidavit base sa kanilang pulisiya. Ayon sa kanya ay kinailangan pang magpadala ng NBI Western Visayas sa NBI Manila office ng request at kailangan pa nilang maghintay para aprubahan yun. 3 araw pagkatapos ng interview sa kanya, ang publiko ay nagulat dahil nag-release ng statement si Colonel Noel Alino na nagsampa na sila ng kaso laban sa 11 mga kalalakihan. Kinasuhan nila si Parohinog, kapatid nitong si Jicks, Michael Porras, Michael Quachon, Benzen Lamado at 6 na mga lalaki na hindi nila in-release ang mga pangalan sa publiko. Hindi ko alam kung gaano kakapamilyar sa judicial system sa Pilipinas. Pero ang pagsasampa ng kaso ay simula pa lamang ng napakahabang proseso. Kapag isinumite na sa Office of the City Prosecutor ang kaso, ang sunod na proseso ay maghihintay ang bawat kampo ng tinatawag na preliminary investigation, kung saan ihaharap ng nagsasampa ang kanilang mga ebidensya para mapatunayan na may sapat silang ebidensya laban sa mga nasasakdal. Sa sitwasyon ng isinampang kaso ng PNP laban sa tanging survivor na si Parohinog at 10 mga kalalakihan, ay hindi nila nakumbinsi ang Office of the City Prosecutor na may sapat silang ebidensya para magkaroon ng paglilitis. Ang mga reporters ay na-interview si Michael Porras na isa sa mga sinampahan ng kaso. Isa siyang dispatcher at ayon sa ulat ay nagulat na lamang ito dahil pinagbibintangan siya ng mga otoridad na siya ang di umanong humarang sa puting SUV na sinasakyan ni JP kahit hindi niya ito kilala. Noong December 12, 2022, base sa 11 resolution page na inilabas ng prosecutor na tumingin sa isinasampang kaso ng PNP, ipinaliwanag nila kung bakit nila ito ibinasura. Dahil sa napakahaba ng resolution, mga highlights na lamang ng desisyon ni Assistant Provincial Prosecutor Ronilo Pamunag at Iloilo Provincial Prosecutor Maria Elena Jofilenia Girochi ang babanggitin ko. Ang una nilang dahilan ay hindi sinunod ng PNP ang tamang pagguha ng extrajudicial confession
na naaayon sa batas. Ipinaliwanag nila na kahit na ibigay ng PNP ang nilagdaang salaysay ni Parohinog, ay hindi nila ito pwedeng tanggapin dahil ang paraan ng pagkuha ng mga pulis sa salaysay nito ay inadmissible sa korte dahil ang affidavit ay walang pirma ng abogado nito o legal counsel. Para sa mga hindi pamilyar, ang isang salaysay o kaya ang pag-amin ng isang nasasakdal sa harap ng kamera o kahit sa mga tao ay hindi pwedeng tanggapin na ebidensya sa korte sa Pilipinas kapag wala sa tabi ng nasasakdal ang kanyang abogado o legal counsel. Ang pangalawa nilang rason ay nabigo ang PNP na magpakita ng witness at mga ebidensya na direktang magtuturo sa kaugnay ng mga akusado sa nangyaring pagpatay. Nang maibaba ang desisyon ay nalaman ng publiko na 3 sa 11 mga tao na kinasuhan ay kamag-anak mismo ng mga biktima. Ito ay sina Flover Fernandez, Remy Bosque at Jose Rabiel Libao. Kung babasahin mo ang 11 pahinang joint resolution, ay lumalabas na sina Parohinog, Poras, Quachon, Lamado at iba pang mga akusado ay hindi magkakilala. Kaya hindi maintindihan ng provincial prosecutors kung paano ang mga ito nagplano at nagtulungan para patayin ang mga biktima. Lumalabas din na walang dokumento na isinumite ang PNP na magpapatunay na may partisipasyon ng mga ito sa nangyaring pagpatay. Kinawestiyon din nila ang mismong mga dokumento na ipinresenta ng PNP. Nakalagay doon na maaaring pinatay ang mga biktima sa ibang lugar. Pero dahil sa hindi na mga ito nilinaw kung saan ba talaga pinatay ang mga biktima, ay nag-alangan ang mga prosecutors na hawakan ang kaso dahil kung mapatunayan na pinatay ang mga ito sa labas ng Iloilo, ay maaaring maging conflict yon sa jurisdiction sa kung sino ang hahawak sa kaso. Ang pang-apat na dahilan ay lumalabas din na hindi binasahan ng mga pulis si Parohinog ng Miranda rights na klarong paglabag sa constitutional rights nito. Para sa mga hindi pamilyar, ang Miranda rights ay ang basic na proseso ng mga law enforcement sa buong mundo bago nila interviewin ang mga nasasakdal. Kapag ang mga otoridad ay diretsyong in-interview ang isang person of interest at hindi nila ito binasahan ng Miranda rights, yon ay unconstitutional. At anuman ang lumabas sa bibig nito noong interview na yon ay inadmissible sa korte. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng gamitin ang impormasyon na sinabi nito sa interview na yon laban sa nasasakdal. Ang panglimang rason ay hindi sapat ang sinumpaang salaysay ng security guard na si Reynante Santiago at kagawad na si Rene Barbacion. Para sa mga provincial prosecutors, ang pagkakarinig ng mga ito sa putok ng mga baril ay hindi sapat para mapatunayan na ang mga nasasakdal nga ang bumaril sa mga ito dahil hindi nila ito naaktuhan at nakita. Ang huli nilang rason kung bakit nila ibinasura ang kaso dahil ang sinasabing motibo ng pamilya ng mga biktima na pinatay ni Parohinog ang mga ito dahil sa malaki nitong utang ay isang teorya lamang dahil walang naipakita ang mga otoridad na magpapatunay na yun nga ang katotohanan. Sa huling bahagi ng kanilang joint resolution, nakalagay doon na hindi napatunay ng mga otoridad na ang mga nasasakdal ay malapit sa pinangyarihan ng krimen o nasa mismong lugar ng krimen. Tinapos nila ang kanilang desisyon sa pagsasabi, and I quote, "Basic is the rule that to support a conviction, there must be more than one circumstantial evidence," end quote. Ang pamilya ng 3 mga biktima ay nanlumo sa nangyari, pero kaagad silang nag-file ng motion for reconsideration. Ipinagdiwang nila sa kauna-unahang pagkakataon ang Pasko na hindi kasama sina JP, Floyd at Mark Lawrence. Noong February 17, 2023, ang desisyon sa kanilang apil ay bumaba pero katulad ng orihinal na desisyon ng opisina ng Office of the Provincial Prosecutor, ang motion for reconsideration ay na-dismiss muli dahil walang makitang probable cause o ibig sabihin, walang makitang malakas na ebidensya mga ito para makasuhan ang mga nasasakdal. Pagkatapos ng desisyon, base sa ulat, si Chief Colonel Noel Aliño ay sinabi na maaari siyang mag-file ng petition for review. Pero kakausapin niya muna ang pamilya ng 3 mga biktima bago sila kumilos. Maraming mga tao ang magtatanong kung ano ang nangyari sa sinasabing mga cyber warrant para sa cellphone ni Parohinog.
Ginawa ko ang lahat para malaman kung ano nangyari doon, pero wala akong nakita. Maaari lamang tayong mag-speculate na una ay nag-submit sila ng request para sa cyber warrant, pero hindi ito inaprubahan dahil katulad ng isang kaso, kailangang magpakita ng mga pulis ng probable cause bago ito aprubahan ng judge. Maaari namang wala talaga silang isinubmit na request. At kung may iba ka pang naiisip na maaaring pumigil sa mga otoridad na mag-file ng cyber warrant, ay hahayaan na lamang kitang mag-isip ng iba pang teorya. Dahil sa punto na ito ay kahit ano ay pwedeng mangyari. Dahil hindi ito ang unang massacre na nangyari sa Pilipinas na parang tila papunta sa cold case. As of this recording, walang nakakaalam sa totoong nangyari kina JP, Floyd at Mark Clarence noong madaling araw ng September 14, 2022. Ang tanging survivor na si Parohinog ay kailanmang hindi nagbigay ng statement sa media. Kahit ang kanyang social media account ay naka-private at malimit na ang kanyang abogado lamang ang humaharap sa mga reporters. Ang investigasyon na ginawa ng Estancia Police ay tila naging dead end na lamang. 7 buwan pagkatapos maibasura ang kaso na isinampa nila, walang nakakaalam kung may nag-iimbestiga pa ba sa kaso. Kapag napanood mo ang video na ito ay lumipas na ang unang anibersaryo ng binansaga ng media na Estancia Massacre. Habang ang kanilang mga kapamilya ay nagpapakatatag hanggang makamit nila ang ustisya, ang salarin o mga salarin naman ay malaya pa rin na tila hindi sila inuusig ng kanilang konsensya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!